Sikap sa kanya, parang wala namang nangyayari. In Ecclesiastes 1:18, the more you know, the more you hurt. The more you understand, the more you suffer. There are so many reasons for happiness to be hard to get, for happiness to be easy to lose. Mahirap na ngang makuha, minsan nakuha mo, ang dali pang nawawala. So huwag kayo ma-depress, tinan nyo yung katabi nyo, lumulungkot naman yata kayo, pinag-uusapan pa lang natin ang kalungkutan, ano? So, when you cannot be happy, may remedyo. Happiness could have substitutes. Totoo, mailap, di ba? So, kung para mahirap humuli ng buhay na tutubi, manghuli ka ng plastic na tutubi, may substitute. There's always the second best kung wala yung best. So, when you can't be happy, enjoy pleasure. When you cannot have happiness, you could settle for its inferior but nonetheless beautiful cousin called pleasure. Mas mataas yung happiness, kaya mas mahirap abutin. So sa mga panahon di ka pwedeng sumaya, mag-enjoy ka na lang sa paraan na tinatawag na pleasure. You can't buy happiness, but pleasure is much more available and affordable because pleasure is only sensual. In other words, you feel good by being happy. Ang taas nun kasi emotion. But you can also feel good by being mababaw, by just being plain physical. Mag-enjoy ka lang ng magandang tanawin. Halimbawa, hindi ka maganda. E di tumingin ka sa maganda. Siya nga ang titingin sa'yo. Ikaw titingin sa kanya. Sa palagay niyo, sinong nakikinabang? Yung maganda o yung tumitingin sa maganda? Diba? So kung hindi ka masyado kagandahan, tumingin ka ng tumingin sa maganda, makikinabang ka doon. Ngayon, ewan ko lang kung makikinabang siya sa pagtingin sa'yo. Pero may mapapakinabang ka. Hindi ka nagagandahan sa bahay mo, tumingin ka sa bahay ng magaganda. Kahit sandali lang, nag-e-enjoy yung iyong mata. This is what we mean, pleasure. Please the eyes. Libre namang tumingin sa langit. No? Libreng tumingin sa sunset. Pwede ka naman na kumain ng masarap kahit hindi mahal yung gusto ng taste mo. So enjoy. Let your taste buds enjoy. This is pleasure. Pwede ka makinig ng magandang music. Magandang boses. Hindi naman napakamahal para makapakinig ka ng music na ganyan. Napaka-available. Enjoy by touching nice things that you want to touch. Mga bagong labang kumot, bagong labang punda. Yung touch to, nagpapa-enjoy yun sa'yo. Nagpapasarap. No? By smelling something nice, marami naman na aamoy na kung hindi man libre, eh, hindi naman kamahalan. In other words, hindi ka pala happy, then just have pleasure. Positive din ang effect nun sa'yo. Therapeutic din. Malilimutan mo pang hindi ka masaya kasi nag-e-enjoy ka. Pero, mga kapatid, hindi ka na masaya, tapos hindi ka pa kakain. Tapos maninimangot ka pa. Magmumukmuk ka pa, magkukulong ka. E di wala kang pleasure. Wala ka ng happiness, wala ka pang pleasure, doble lugi. Kaya yung mga OFWs, madalas syempre, nakikipagkwentuhan ako sa kanila, lalo't pag tayo nasa ibang bansa. Yung puro tipid ang ginagawa, padala lahat sa pamilya, wala na nga silang happiness, wala pang pleasure. Sa huwag naman. Kailangan isali mo yung sarili mo. Paminsan-minsan, kakain ka sa restaurant na gusto mo, bumili ka ng gusto mo, kailangan may pleasure ka kung wala ka man lang happiness. Para hindi ka bumigay, hindi ka mabaliw at tumalon sa tulay. Kailangan ginagawan mo yan ng paraan. As we have said, you cannot buy happiness, but you can buy pleasure. And a lot of it is even for free. So have as much wholesome pleasure as possible. Maraming pleasure na hindi masama. Mabuti pa nga. Huwag nating mamasamain yung pleasure na akala mo hindi na ginagawa ng mga anak ng Diyos yung pleasure. Sino ba gumawa ng ating senses? Ng ating sense of hearing, sense of touch, sense of smell, sense of all of this? Di ba ang Diyos na lumikha sa atin? Kasi gusto niyang maging daan yun para tayo magkaroon ng pleasure.
when you look at how we were created by God, you know that God likes us to be sensual as well. Nakakapagtaka lang yung mga spiritual eh. Lagi nilang kinokontra yung sensuality, yung minamasama yung physical body, minamasama yung physical pleasures. Eh, ang dami-daming pleasures na God-given at hindi kailangang mapahamak ang kaluluwa mo para ka masarapan, para ka mag-enjoy. Ecclesiastes 3:13, because God's gift to us is the happiness we get from our food and drink, pleasure yun, and from the work we do. Again, it is pleasure. Yung nag-e-enjoy ka halwa sa ginagawa mo, you have pleasure. Kahit malungkot ka, nalayo ka sa mahal sa buhay, pero nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, umiinom ka ng gusto mo, kumakain ka ng gusto mo rin, nalilimutan mo yung lungkot. At nakakaroon ng positive yun, nakapalit. Ecclesiastes 11:9, be cheerful and enjoy life for you are young. Do what you want, activity, and find pleasure in what you see, sensual. Pag sobrang taas lagi ng requirement mo na emotional happiness, malulugi ka eh. Kaya ang sabi ni Solomon, Ecclesiastes 2:10, I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. Sasabihin natin, eh, kasi mayaman naman siya eh. Yes, siyempre, kailangan naman may minimum financial requirement ka para magawa mo yun. But there is pleasure for every pocket. Katulad ng may Louis Vuitton sa bawat budget. Diba? Meron lang na a few hundreds, meron ka ng ganyan. Nakakapag-ukay-ukay yung iba, mga designer clothes, kahit ang liit ng budget. In other words, nagagawa niya ng paraan. Hindi laging kailangang may pera. Kailangan lang resourceful ka, creative ka. Psalm 16:11 brings us to another issue. You have shown me the path of life and you make me glad by being near to me. Sitting at your right side, I will always be joyful. So mga kapatid, if you cannot have happiness, you can have pleasure. If you cannot have pleasure, have joy. Importante yan. Joy is a deep feeling of well-being with or without happiness. Katulad halimbawa ng mga Christian martyrs ng unang panahon, ipinapakain sa leon, sinusunog sila, kung ano-ano ginagawa, tinotorture, hindi sila happy. At definitely, hindi yun pleasure. Pero may joy. Katulad lang ni Stephen, nung babatohin siya at binabato hanggang mamatay. Siyempre, hindi yun pleasurable. At hindi yun happy, no? Pero meron siyang joy. Sabi niya, Lord Jesus, take my spirit. Nakatingin siya sa langit at nalampasan niya yung negative ng pleasure, yung pain. Nalampasan niya yung negative ng happiness, yung sadness and sorrow. Kasi lumampas doon yung kanyang consciousness, naging joy. So, pwede ka magkaroon ng joy. Katulad ng, hindi mo nabibili yung gusto mo, happy ba? No. Pleasure ba? No. Pero dahil pala, inilalaan mo yung pera mo para sa enrollment ng iyong anak, may joy ka na ginagawa mo yun. Mag-focus kayo mga kapatid doon sa mga positive of the things you do. Huwag laging kulang ito, wala ito, therefore malungkot ako. No, laging may kapalit yan pagka tinitingnan mo lang at nagbubukas ka ng iyong mata. Enjoy is a very wonderful substitute for happiness. You cannot always be happy, but you can be joyful. In fact, you can be cheerful. Cheerful lang naman eh, yung attitude mo, yung panglabas, kahit iba yung nadarama mo sa loob, nadadala ka na rin noon towards, kung hindi man lang happiness, is less loneliness. It is not happiness as happiness is dependent on or caused by happenings. Yung joy, kaya maganda yung nangyayari kay pangit, hindi na apektuhan yung joy. Kasi mas mataas yung frequency nun eh. Naka-connecta yon sa spiritual world, sa langit, sa Diyos. Kaya nalalampasan mo ang anumang bagay. Kaya yung mga iba mamamatay, nasa deathbed. Happy ba yun? Of course not. Iniiyakan ka ng mga mahal mo sa buhay. Pleasurable ba yun? Of course not. May sakit ka nga, kaya ka namamatay. Pero marami mga true and deep believers, at the point of their death, may joy. Why?
Because they look forward to being with the Lord. At nararamdaman na nila na sila'y papalapit na sa Panginoon. Yung lungkot, pagka ikay nasa pier, nakatingin ka sa barko, papaliit ng papaliit yung barko, di ba? Depende kung nasa ang pier ka. Kasi kung nandun ka sa pier na pupuntahan ng barko, nakatingin ka, papalaki naman ang papalaki yung barko, di ba? At kung ikaw yung nakasakay sa barko, pag lumingon ka sa pinanggalingan mo, papaliit ng papaliit yung mga tao doon. Pero pag nag-look forward ka doon sa dadaungan ng barko, palaki naman sila ng palaki. So, mga kapatid, alam niyo na yung point. Depende lang kung sa kanakatingin, kung sasaya ka o hindi. Nakalingon ka ba doon sa papaliit ng papaliit at papaubos ng papaubos? O mag-about face ka, tumingin ka naman doon sa papalaki ng papalaki, yung paparating ng paparating. Pag lagi kang tumingin sa nakaraan, malulungkot ka. Kaya dapat tumitingin ka sa future. Lalo ang mga anak ng Diyos na may naghihintay na glorious future. Nalalampasan mo yung mga pagsubok, nalalampasan mo yung kahit pain. Yun ang tinatawag na joy. Available yun. Libre. Hindi lang natin na-appreciate pag laging happiness yung obsession natin. Kaya ang tanong, are you happy with your spouse, with your husband or wife? Meron siguro magsasabi na no. Pero pag tinanong mo, pero may pleasure ka naman ba sa asawa mo? Oh yes, marami naman. Oh dear, salamat. Tapos meron ka bang joy? Nabiruin mo, nagsasakripisyo ka dahil sa kanya, nagkakascore ka tuloy sa langit, nagiging santa ka. O di, joy. Na natututo ka magparaya, magpasensya, magbigay. Dapat makakita ka doon ng joy. Na bukod sa iniisip mo yung kulang ng asawa mo, nauunawa mo na ngayon siya dahil inuunawa mo yung psychological makeup niya, childhood niya, nakaraan niya, nagiging giving katuloy and understanding, then you begin to have joy. The moment that you just always look for happiness, you'll be miserable because happiness is elusive. Have it, but also never neglect pleasure and joy. Pag maganda ang happenings, happy ka. Pero pag hindi maganda, di hindi ka na happy. Kailangan may substitutes. Joy is usually caused by deep and high rightness, correctness, righteousness, like doing good, being good as in helping others, or creating useful things. May joy yun. Pag alam mong may ginagawa kang mabuti, maganda, there is something in you that is lifted up. That is your spirit. That even though your body is wasting away, even though your body is probably suffering, your spirit transcends the body and you are transported to a higher level of consciousness and you have joy. Kaya sabi sa Psalm 37:4, do what the Lord wants and He will give you your heart's desire. And your highest desire is really to have joy. And when you do the Lord's will, joy becomes available. Though there might be unhappiness and pain or lack of pleasure. So please God and have joy. Remember, if you can be happy, you can have pleasure and joy. This is doable. Bakit doable yung joy kesa sa happiness? Because you don't need anybody to cooperate with you for you to have joy. Hindi mo naman kailangan ng consent ng iba sa paggawa ng mabuti, sa pag-iisip ng mabuti, sa pagiging tama. Hindi mo kailangan ng cooperation ng sino man. Hindi katulad ng sa happiness, kailangan mo ng pleasure, cooperation ng partner mo o nung partner mo sa project happiness. Pag hindi na siya nag-cooperate, lonely ka na. Kaya mas itinuturo sa atin sa scripture to be more spiritual, to focus on things that are above than all those that are, things that are below, because you have more chances of succeeding because there is more joy. Ibinigiit ni Solomon, Ecclesiastes 3:12, I know the best thing we can do is to always enjoy life. So how do you maximize your enjoyment? Again, by seeking happiness and keeping it, and by also
teaching yourself to be happy with the alternatives, pleasure and joy. Philippians 4:4, always be glad because of the Lord. I will say it again, be glad. It's an attitude. Hindi naman naaagaw sa atin yung attitude natin pag cheerful tayo, pag positive thinker tayo, pagka tayo ay optimistic. Now, if joy is too abstract, kung hindi pa rin ganun siya kadaling hulihin o intindihin, try fruitfulness and activity. Mga kapatid, halimbawa, hindi kayo happy, wala kayong pleasure, wala kayong joy, may natitira pa na pwedeng gawin, be busy. Be busy with good things, productive and fruitful things, and you will also feel good. Halimbawa, talagang lungkot na lungkot kayo, gandahan yung mga tiklop ng mga damit na mga tinitiklop nyo, o namamalansya ba kayo, super ganda, hanggang mga ohales, ang ganda-ganda ng pamamalansya mo, hanggang sa mga lukot-lukot ng raffles, inaayos mo, nalilimutan mo yung lungkot mo. Kasi may ginagawa kang maganda, may ginagawa kang tama. Basta ang point, huwag magmokmok. Huwag kang titingin sa kawalan. Huwag kang tititig sa anino. May dapat kang gawin. At ang pinaka madali na nga dyan, get busy. Nakita nyo yung mga nakakulong sa mga prisons? Hanggang loob ng mga bote, nilalagyan nila ng barko. Sa paggawa nun, nalilimutan nila yung loneliness, yung sadness, etc., etc., yung kakulangan ng pleasure sa loob ng kulungan dahil may ginagawa sila na nag-aangat ng kanilang damdamin. Nakita nyo sila Silas sa kakulong? Ang inatupag nila, kumanta. Nakatali, subukan niyong huwag kamutin yung ilong niyo pag makate. Subukan ninyo na hindi kayo makagalaw, hindi ka makapunta sa banyo, hindi ka makainom pagka gusto mo. Tapos kung may mga kumakagat-kagat pa sa iyong insekto, kung maginaw, hindi ka malang makahalukip-kip, hindi ka makapag-jacket, kasi nakatali sila sa dungeon. Anong ginawa nila? Kumanta ng mga papuring awit sa Panginoon. Nalampasan nila yung pain, nalampasan nila yung displeasure, at nagkaroon sila ng spiritual joy, at nahawa pa ang langit sa joy nila, naghimala ang Diyos, kinalugang lupa, nakawala sila sa kanilang pagkakatali dahil lumindol. Nalagot ang mga kadena. Basta huwag kayong magmumukmok. Do something nice, something good, something fruitful, at maiiba. Hindi lang ang inyong chemistry sa loob ng inyong katawan, hindi lang yung inyong mentality sa loob ng inyong utak, maiiba pati kapaligiran. Importante yon. Ecclesiastes 2:4-6, anong sabi ni Solomon? I did some great things. I built houses and planted vineyards. I had flower gardens and orchards full of fruit trees. I had pools where I could get water for the trees, etc., etc. Sa palagay nyo, bakit maraming project si Solomon? Dahil siya'y masaya? O dahil siya'y malungkot? I believe malungkot siya. Kasi yun ang topic ng Ecclesiastes, eh, mga kalungkutan, mga hirap ng kalooban. At para maibsan ang kanyang mga kalungkutan, marami siyang ginagawang bagay. Nililibang niya ang kanyang sarili. At ang ending, hindi lang siya nalilibang. Dahil kapakipakinabang ang ginagawa niya, sumasaya na rin siya kung lumaon. Importante, what to do with your sadness, what to do with your feeling of inadequacy or frustration, or what to do with your pain. Do what you want, do what you could within the limits of righteousness. Pero ang dapat, meron kayong gawin pag hindi kayo masaya. Yung kasing lungkot na hindi pinapalayas, hindi pinapalitan ng pleasure o joy o busyness and preoccupation, nanganganak yung lungkot na yun eh. Lumalalim, nakakaugat, kumakapit ng mabuti sa iyong pagkatao. Kaya sa susunod, ang dali-dali mo ng palungkotin kasi may nakatira ng kalungkutan doon sa loob. Ang hirap-hirap mo na ngayong pasayahin. Ang magiging ending yan, magkaka-depress-depress ka na, kaya kailangan merong gawin. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 9:9,
life is short, and you love your wife, so enjoy being with her. This is what you are supposed to do as you struggle through life on this earth. Siyempre, hindi lang naman yung wife ang context niyan. Life is short and you love your mother, so enjoy being with your mother. Life is short and you love your friends, so have time with your friends. Life is short and you like to swim, so swim a lot. In other words, sa iksi ng buhay na ito, huwag mong sayangin sa pagmumukmok at kawalan ng ginagawa. Gawin mo yung ibig mong gawin habang pinapayagan ka ng iyong sitwasyon na magawa mo yon. Sabi niya, yan ang dapat mong gawin habang nakikipagbulu ka sa maraming hamon ng buhay. Colossians 1:10, then you will live a life that honors the Lord, and you will always please Him by doing good deeds, and you will come to know God even better. So by doing good deeds, you know God even better. You know what that will lead to? It will lead to joy. Because when you know your Maker more, when you know the Lord even more, it is inevitable. It will happen. You will be joyful. Because the joy of the Lord will fill you. So, strive to be happy. Ipaglaban na maging masaya. Ipaglaban na manatiling masaya. Have happiness. Or have pleasure. Have joy. Or have something than nothing. Kahit na may ginagawa ka lang, puti na yon. Ang sabi sa Ecclesiastes 7:14, when times are good, you should be cheerful. When times are bad, think of what it means. God makes them both to keep us from knowing what will happen next. Sabi ko, kung masaya ang panahon, magpakasaya ka. Kung malungkot, tanggapin mo rin yan, nagaling din yan sa Diyos. At pag natanggap mo, nagaling yan sa Diyos, may makikita kang kabutihan dyan. Mababawasan ang reklamo mo o lungkot kung di man lubos na mapawi ito. So, accept and make the most of whatever life gives you. Never waste your time complaining, whining. Philippians 4:11-13, I am not complaining about having too little. I have learned to be satisfied with whatever I have. I know what it is to be poor or to have plenty. And I have lived under all kinds of conditions. I know what it means to be full or to be hungry, to have too much or too little. Christ gives me the strength to face anything. Sabi ni Paul. Kaya turuan natin ating sarili. Ano man ang kalagayan natin, make the most out of it. So enjoy happiness, enjoy pleasure, enjoy joy. It is God's will for us. He created us to bless us. At kung anong gagawin natin sa mga hindi maiwasang nangyayari sa buhay natin, will result kung tayo ay sasaya o lulungkot, kung sisidhi o maiibsan ang mga pagdurusa natin. But remember, always strive to be happy. It is God's gift for us. Salamat, Ama, sa mga paalala na maraming sagabal para sumaya. At kung talagang hindi pwedeng sumaya, turuan nyo kami to do the next best thing. Turuan nyo kami, Lord, to cultivate a life that gives joy. And teach us, Lord, as appreciative creatures, to enjoy pleasures that are not offensive to you. Turuan nyo kami, Panginoon, to make the most out of this life. At matulungan din namin ang aming kapwa that they too will make the most of their own, out of their own lives, and if possible, with our help, with our cooperation. Turuan nyo kami, Lord, sa iksing buhay na ito na regalo mo sa amin, matamasa namin ang dapat matamasa, at maging handa kami at maluwag sa loob namin kung haharap na kami sa inyo, walang pagsisisi, walang panghihinayang, walang regrets. Teach us, Father, and we thank you for life. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito sa personal na buhay, sa araw-araw na buhay natin. Lord, as your people ponder the meaning of these things in our daily lives, teach us. Let your wisdom be ours. In the name of Jesus, your Son. Manalangin tayo, mag-isip-isip,
magbulay-bulay para mailapat natin sa pang-araw-araw na buhay natin ang mga magandang katuruan na ito.